Hindi ko kayo kakasuhan sa ordinansa. Mababaw lang ang kulong nun. Mababaw lang multa nun. Ikukonsulta ko sa abogado. Para matagal-tagal kayo sa loob ng kulungan. Ayan. Ako, Diyos ko. Ayan, oh. Tingnan ninyo, hindi mabura. Ayan. Oh, yung mga graffiti na yan. Oh, pinakita lang muna namin sa inyo na hindi siya biro. Pero ngayon, pininturahan na po yan ulit para umaliwalas. Okay lang, ginamit ko. Yung sana ay pambibili ko ng lapis. Pambibili ko ng chok. Ng notebook. Para sa mga estudyante. Eh, estudyante rin gumawa niyan eh. Oh, ipinambili ko ng thinner. Pera niyo yan, ha? Baka kala niyo. O, dapat ipinambili ko na lang yan ng paracetamol, amoxicillin, heringilia, benda. Hindi niyo kasi nakita yung totoong picture eh, kung gaano kahirap mamahala. Pero tingin ko natuto na tayo sa ating mga leksyon. Nagkapwa-tawad na tayo, huwag na kayong uulit. Kundi patutupad ko. Kundi ako nagkakamali, ha? Re-reviewin ko, ha? Hindi ko kayo kakasuhan sa ordinansa. Mababaw lang ang kulong nun. Mababaw lang multa nun. Oh, ikukonsulta ko sa abogado. Oh, baka kayo pumasok sa in violation of the revised penal code. Kundi ako nagkakamali, Article 327. Defacing, destroying, malicious mischief. Oh, ayan. Baka pumasok kayo dyan. Para matagal-tagal kayo sa loob ng kulungan. Oh, kasi pag nasa loob ka na ng kulungan, nagmumuni-muni ka eh. Tapos kakantay mo na yung kanta ni, sino ba kumanta na? Si Melda Popping? Saan ako nagkamali? Eh kasi kailangan namin ipatupad ang batas eh. Eh kami naman wala nang, sa totoo lang. Oh. Sa totoo lang ha, huwag namin pansinin yan, trabaho lang yan eh. Pero hindi eh. Oh. Diyan nagkakaroon ng chaotic situation eh. Yung mga small things na yan. Pero anyway, tapos na yan, water under the bridge. Sana nagkaunawaan na tayo na ayaw namin yan sa lungsod ng Maynila. Ayaw ng mga taga-lungsod ng Maynila yan. Para lang sa kaalaman ninyo. Okay?